Magandang araw po mga kaibigang OFW at yung mga nandito na rin sa Pilipinas. At yun din po mga grupo ko na mag-iibo na kasama ko kami na sa bahay ni Mr. Benzi sa Corinthian. Ngayon, meron po ako isi-share sa inyo na kami naman kasi nagsunod-sunod na po tayo ng mga leaders last few weeks. Ngayon, yung sapin-sapin po marami na po nag-request sa akin. Eto na po, mood lang po pagluluto kasi nga magtrabaho, alam nyo naman yung sapin-sapin, magtrabaho. Ngayon, ito po ang gagamitin natin yung bridges. Kasi naituro ko na po sa inyo yung paggawa ng latik doon sa maha, blanca, eto po siya. Eto po naman yung budbud, yung binusa na grated na coconut. Tapos pag nag-brown na, lalagyan natin ng brown sugar. Yan. Ako, eto po yung 2 cups of coconut po ito. Milk, puro po yan. Tapos, 1.5 cup na condensed. Ang bali, isang 1 can po. Tapos, kalahati lang po na 1.5 cup ng sugar, white sugar. Tapos, ito pong glutinous rice na powder na gagamitin natin, 2 cups lang din po. Yung iba po, nag-mimix ng rice flour. Pero ako hindi na po kasi gusto ko yung makunat po na. Ayoko yung pagkagat mo, walang kunat. Kasi pag nag-mix tayo, walang kunat. Ngayon, dahil alam na po natin paggawa nito, napakadali lang po. Tatlong kulay po ang gagamitin natin sa transparent, wala na. Yung violet ubi na lang po, at saka yung kulay orange. Ito po siya. Yung violet po, ito. Tapos, meron pong ubi rin, flavoring, pero hindi po masyadong makulay to. Nagamit ko na po kaya bawas na. Magdadagdag lang tayo ng pang magandang kulay. Tapos, yung orange niya, bali, asan na nga ba yung orange niya? Ito, wala po ako nakitang orange na kaya ito na lang, yellow. Magmimix na lang po ako ng kulay. Ayan, ito po siya. Unahin po natin lagay itong gata. Ayan, puro po yan. Tapos yung cup po ng sugar, ayan na. Yung condensed po, ito. Ngayon, i-blend po natin siya. Ito yan. Ito po, atin na po siyang papartihin sa tatlong parte. Need spatula.
O, ito po na pagparti na natin sa tatlong parte. Tig 1 cup po yan, pero may sumobra. Pinagbalansi ko na lang po siya. Ngayon, lalagyan na po natin siya ng violet color. Ito po yung ubi extract. Ito muna po ilagay natin para kung kulang sa ay, ganda. Bango, amoy ubi na po ah. Hindi na po natin kailangan nito. Pang emergency lang yun. Eh, meron na po color tong ubi flavor. Kaya, tama-tama na. Ang ganda na. Ang bango pa. Amoy ubi na nga eh. Ito po, gamitan natin ng mas mabilis. Wow. At tumapunin, adahan-dahanin lang po natin. Ayan. Wow. Ang charap-charap. Ngayon, ito po ang ating paghuhulmahan. Ngayon, babrasan po natin ng oil. Mga paligid niya. Bango, sarap na amoy ng latik. Para hindi siya maninikit. Ayan. Haluin pa natin ito. Hindi pa nabiblend yung nasa ilalim. Ito po, bago po natin isa na pangkulay, tulad ng bukulo na po siya. Ngayon, lalagyan na natin siya. Ito ang uunahin natin yung ubi. Yung first layer niya. Manyaman na naman ito. Ayan. Ito po, i-steam po natin siya ng mga 15 minutes. Ito po, niready ko na yung ating ano, white cloth para hindi siya magtubig. Ayan, hindi ko tikot muna natin siya. Ayan, full na siya, full na. Ayan. Ngayon, cover po natin siya. Ready ko na po yan. Ayan. Para yung tubig po ma-absorb nito. Lagyan ko siya rubber band. Ayan. Mga 15 minutes po, babalikan natin. Titestin natin kung luto na siya. Ito po, ate po siyang chichikin. 15 minutes na siya. Ayan.
sigurado mo po na lang. Sa pagkakas. Ayan, wala na siya kumakapis. Ready na po. Ngayon, isusunod po natin yung walang kulay. Ayan. Kalat-kalat po natin siya. Tuwad-tuwad natin. Kasi manipis lang, malaki yung aking ano. Kaya manipis yung mangyayari dyan. Medyo tabi-tabilit lang. Ayun. Ayun. Yan. Malaki po yung aking ano eh. Lumahan. Kaya manipis lang siya. Yan. Cover po natin. Hintayin natin ng 15 minutes ulit. Ito po, habang iniintay natin maluto yung pangalawang layer natin, remix na po natin ng orange. Langka flavor naman po ito. Konti-konti lang. Oh, may langka nga. Dati wala pong mga food coloring na may flavor, di po ba? Ngayon, meron na. Tingnan pa natin. Kasi para maganda siya. Tsaka yung lasa niya, makuha natin lasa ng langka. Ito po, intayin lang natin maluto yung second layer natin. Susunod na natin to. Na-blend ko na siyang maigi. Ayan. Langka-langka po ang amoy niya. Pati po lasa niyan. Kaya ang sapin-sapin po natin, may flavor na ubi, totoong ubi, at saka langka. Tapos yung puti, naku, may na-miss pala ako sa puti. Huwag niyo akong gagayahin. Lalagyan ko sana ng pandan. Pero okay na po. Lagyan nyo na lang. Bagay, hindi naman po mag-aano yan. Mag-aano yung mga lasa-lasa niyan. Sa susunod po kayo, kung sino yung lagyan ng pandan, yung puti, yun, pwede. Ating punchy chicken ulit. Oh, ayan na siya. Tumabingi. Di bali, okay lang po yan. Kasi hindi pa tayo aking kalan. Ay, medyo ano pa po ito. Yan, ibalik natin. Ayan. Mga 3 minutes pa. Hindi pa tayo aking kalan kaya tabingi. Pero okay lang po yan. Isusunod na po natin itong kulay orange, yellow orange na ang flavor ay langka. Ayan, doon natin itatambak siya. Kailangan maalalayan kasi taglilid po itong aking ano eh, oven eh, pagkakalagay ng mga nag-fix nito eh. Hindi inayos yung paglalagay. Ayan. Okay lang po yan, magagawa naman ng paraan. Basta importante po yung kung paano niya ililayer siya. Ngayon, natin siyang cover po natin. Another 15 minutes ulit. Ito po,
ating po siyang chicken po. Ayan, naka, ayan, ayan. Ayun, maganda, nagbalansi na rin sa wakas. Ah. Ayun. Pwede na siya. Oh. Okay na. Okay na po siya. Atin na po siyang palalamigin para masintensyahan. Siya dapat ilagay. Ito na po. Ano na eh. Nabigla yung sundot ko na hukay. Pero tibali po, itatao po natin yan eh. Palamigin muna natin siya bago natin itaob at lagyan ng mga latik at saka yung budbud. Yung binusan yung may asukal. Napakita ko na po ito doon sa mga blanka. Kaya hindi ko na sila yung pinakita kaya hindi mahaba ang video. Yun. Ito po, para hindi rin maninikit, papahiran din po natin yan. Para makita natin yung resulta ng ginawa natin. Kasi kung dito lang tayo kukuha ng kain, makikita yung ating ano, ganda ng ating sapin-sapin. Meron pa nga, nagaano po ng bilu-bilu eh. Meron na mga ingredients. Nabili na akong langka. Oo nga pala, no? Kasi sabi ka, kami naman po, pang-business nga naman eh. Palamigin na po natin. Ito po mga kaibigan, natin na siyang i-transfer dito. Ngayon, yung spatula po, lagyan po ng oil para hindi gumikit. Yan. Ngayon po natin sa gilid ganyan. Yan. Kasi siyempre malagkit po ito. Madikit-dikit siya, medyo mainit-init pa. Sana buo. Kasi pagka mainit-init na inano mo siya. Yan. Ipadulas tayo. Diba? Yan na. Pwede na kaya, mainit pa eh. Ayun. Ay, ang ganda. Ayan na po siya. Ang bango. Okay, ganda niya. Sub-sub natin ang konti. Kambibigay. Kambibigay. Kumapit na siya. Kumakat na po siya. Pero ang ganda po. Oh, ayan. Layer na layer. Ngayon, eto na siya. Maganda. Nabrasan din po natin siya ng oil niya. Kintab-kintab siya. Ayan. Para ang sarap, sarap niyang kainin. Ayan. Ayan. Ngayon, gagawin po natin, lalagyan na po natin latik-latik. Maganda po yung latik ko ngayon, no? Lalaki. Kasi ang teknik po dyan, hindi mo nga haluin, dahan-dahan lang apoy. Naalala ko po yung ako, taga-bantay noon, nung bata ako, nanay ko, sabi, mga haluin. Pag hinalo mo, durug-durug yan. And hindi ko nga po hinalo. Ayan, buo-buo siya, di kaganda. At saka masarap. Lagyan na natin lahat dahil masasayang lang siya. Aanta. Yung titipirin natin. Hindi natin titipirin siya. Sam. Pwede po ba? Sarap. Tapos, atin na po siyang sisintensyahan. Bago natin ilagay yun. Ganun po style namin eh.
Ay, manyaman. Ito na. Nabigyan ko na kayo ng recipe ko ng sapin-sapin. Dami nagre-request. Matagal na. Eh kasi po ngayon, eh, mood-mood lang pagluluto ng mga ganyan. Kasi matrabaho, maraming huhugasan. Timplay mo pa isa-isa sa isang lugar. Eh ngayon, nasa mood po akong kumain yan. Pati nga po yung bilu-bilu eh. Mali ako na ngayon ng nata. Uy, nagsiselo. Papasukin. Gusto rin sa malamig. Kaya naman sila mga ano. Ayan na po. Ito po atin siyang i-slice na para pagkatikim ang portion, eh, isa-isang dadang putin at baka mamaya mapagtripan kung maubos ko. Ayan. Pansarap po nito kasi purong malagkit. Gusto ko po yung purong malagkit. Ayoko maghahalo nung rice flour kasi hindi siya yung makunat. Eh, ang type ko yung style nung araw pa. Kapag kinain mo eh, naninikit-nikit siya ngalang-ala mo sa mga ano, ngipin. Pero ang sarap. Yan, slice ko lang po siya ng bongga-bongga. Naman siya makunat. Ngayon, ang ginagawa po namin, pagkakakain na lang po, ito, saka namin siya nilalagyan ng ganyan. Ipakita ko lang po sa inyo isang portion. Kasi baka mamaya hindi po maubos, inyo po ito, pag nagtagal-tagal ng konti, maanta. Pero pagka ganyan pong bago, masarap. O, ayan po. Sinampol ko lang mamaya ng iting portion. Ayan. Ito po, bago po natin sintensya yung ating sapin-sapin na nakakataam naman po talaga. At naamoy ko yung bango ng ube at saka ilangka. Eh, gusto ko po sa inyong i-share itong nagpadala na naman po yung ating kaibigan na si Trixia Adre from Ajinomoto. Sige po natin. Thank you, Trixia. Trixia. Ano kaya ito parang nakilapian. Ay! May chicken lang. Opo. Naku, maraming salamat. Maraming pala dito. Magagamit ko yata ito sa opening ng resort. Ano kaya ito? Parang naamoy ko na chicken. Oh, wow! Para sa chicken! Tawag na itsura yun. Chicken! Legs, yung favorite. Oh, ano ko lang? Tuwa-tuwa. O, oh, akala mo. O, oh, sige nga. Koko, ikaw rin. Takot ka pa. Chicken yan, oh. Hmm? Oh, awin nga. Akala ko yung chicken. Oh, thank you, Trixia. Ang ganda-ganda. Ano pala ito? Legs. May mayayakap. May panghampas ako kay Sam. Thank you very much. Ang ganda. Ang lambot, oh, ang kinis. Ano na? May mayayakap ako. Isipin ko nito. Lagi ang magugutom. Ano ito eh? Chicken legs. The fried chicken. Ito, salamat po. Napakarami yung pinadala. Ah, may card. Ito sa kanila. Dear Esther, thank you so much for your support for Crispy Fries Shake 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 by featuring our product in your YouTube channel. We hope you continue to enjoy home-cooked meals together with your family using brands. We love seeing you try our recipes using our seasoning. Keep in touch via community by Ajinomoto Philippines. Si Cherry,
from the Ajinomoto team, si Cherry, si Jeffrey, o bahala na, si Andrea, si Terry, si Fiksha, si Joyce, Joyce ba yan? Well, salamat po sa inyo. Medyo hindi ko po siya maintindihan, parang sulat, doktor. Thank you very much po. Magagamit ko po ito. Nagbabala kasi kung mga dry fingerprints lang sa opening ng resort. Tatatap namin mga abri. Siguro, magdadagdag pa ako. Pero, mare, kasi pwede na siguro ito. Kakasya. Yun po. Maraming salamat po uli sa inyo. At lalo na dito, gusto ko like na like ko po siya. Nagaling nangyayakap na po ako. Hindi lang si Samang kayakap po sa gabi. Meron na ako yakap ng chicken legs. Sige po, mag-eating portion muna kami. Thank you very much, Fiksha. Ito po, atin na po siya sisintensyan. Ito, ganito po ang tutorial na sinabi ko sa inyo. Pagka yung kakain kami, binibili na nanay ko, baka di nyo maubos. Huwag nyo bubudburan lahat kasi mamaya, hindi nyo maubos, kinabukasan, aanta po yan. Ayan. Ayan po siya. Ayan. Naku, manyaman. Naku. Naku. Sintensya na nga kita. Ayan. Naku po. Panyami. O, ayan na siya. Ito po, atin na po siya sisintensyahan. Iniimbita ko po kayong kumain na. Ito, unang subo po para sa inyo. Mga nag-request nito, at saka yung mga OFW na nakaabang, yung mga nandito rin sa Pilipinas, wala muna po shout out. Next time na lang po. Medyo ano na po, late na kasi. Ito po, ating po sintensyahan. Yung punat niya, gustong-gusto ko, ayaw ko yung misa ng bunat. Itong ano, budbud. Ah, latik. Tama-tama lang po yung tamis niya. Ganyan, oh. Naku, ang sarap. Ayun, mga latik, ang lalaki. Naku, manyaman. Wala. Bahala na. Diabetes naman ang kalaban nito. Pero hindi lang po siya palagi. Naman. Ano naman, kakapit talaga sa ano mo, lalamunan mo. Yep. Paano yung nag-request ng Sapin Sapin? Eto na, mga nag-request. Hindi yung makita yung version ko. Kaya na siya. Nubos talaga pala mo sa ibabaw, oh. Good. Ang sarap. Dito pa lang po ang merienda, pero busog na kayo. Sa mga ganito pong mga minat, mga matatamis, nadali po ang maumay. Kaya hindi po ako tataba kasi hindi ko na uulitin, bukas na ulit. Yung iba, pag naumpisa lang ganyan, dire-diretso na. Sabi nga nanay ko nung, tako mata ka, nagawa po yun ang mga ginataang piniping. Naku, ang sarap-sarap, bango-bango. Pupunin ko pa yun, malaking mangkok. Mangkok tawag namin nun eh, yung bowl. Tapos mga tatlo, apat na subo lang, ayaw ko na. Mano po kasi ako sa anong tamis. Salita ako yung pulbus po ito sa lalamunan ko. Ay, pero ang sarap po talaga. Meron pa nga na Jericho Stamaris, matrabaho din eh. Pagka nasa mood po ako, gagawin ko yan. Tapos ko ko na ingit o. Oh. Yung mga, sandwich po yung ano yung kinakain ko, kain din niya, abutan niya. Paano po? Ako'y nauumay na. Yung mahihilig po sa kakanin, eto na. Yung mga ginataan din, ganun din, ang sarap. Unang tikim ko, pag ano, nauumay na ako. Talagang gugutom ako.
Yung mga kakailan ko matamit na nakasarap talaga. Yung kunat niya tamang-tamang. Alam nyo ito. Alam niya po ko, titingin agad sa camera. Gusto makakita sa ano, ha? Ito, ha? Ay, nainggit mo na, oh. Ilan ka dito, malapit na, oh. Bigyan at saka prang braso, baka hindi ko magustuhan. Ay, naku, si Sam. Sinakmal ang bilis. Tatakas pa niyan. Maningay, pag kumakain kami yung pistasyo na sa, tsaka yung ano, sa taas, sa kwarto, naghapunan na. Amoy ka pa. Ah, talo ka ni Sam. Sam, oh. Si Sam mahilig eh. Kahit ano kaya, kakainin eh. Ito yung good-good, oh. Manyaman. Huwag mabitawan to, isang na lang to. Wow! Wala nang nahiya ka lang pala. Ano nga? Ang buko mo mahaba, hindi mo kinukuskus. Nahiya pa. Wala. Lasang ubi po at saka langka. Tapos yung mga gata-gata niya, ang nag-balance, ang sarap. Gawa na po kayo. Gusto niyo ang mga alaga ay gusto kumain. Kainin ko ng kanin. Nawala ng gana ito, dalawa na yun. Ito po. Bahala na po kayo. Mag-judge. Magluto na po kayo niyan. Sa inyo na po yun. Next time po, may iluluto akong special para sa inyo. Ang sarap-sarap. See you na lang. Bye-bye. Enjoy that. Sapin-sapin. Nagayon, dumidikit po sa langala ko, pero ang sarap. Kaumay na kasi hindi ako masyadong ano sa mga kakanin. Pero humihiling kayo, pinagbigyan ko ayan.